Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Sana hindi ako ubuhin. Ngayon po ay November 29, 2024 at kumpirmado yung balita nito pong si Katunying. Tama rin naman yung sinabi ko dun sa kaibigan ko. Higit na mas maraming alam sa atin si Anthony Taberna. Pero bagamat mahirap man tanggapin yan, wala tayong magagawa sapagkat yan po ang kagustuhan ng ating mahal na Pangulo. Siya lang naman ang may gusto nun. Hindi naman ibig sabihin nun, nandidikta na si Pangulong Bongbong Marcos. Siya ay nakikiusap sa Kongreso, pero kung ako po ang tatanungin ninyo, at naniniwala ako na majority po sa ating mga manunood, ganito rin po ang paniniwala. Nais po nating ma-impeach si Sara Duterte. Hindi po nagbabago ang posisyon ko dyan. Kung ako nga lang po isang abogado, pangungunahan ko ang pagpapile ng verified complaint dyan po kay Sara Duterte sa House of Representatives. Ngayon, balikan po natin yung balita ni Katunying kahapon. At maya-maya, ipakita ko po sa inyo, ito po naging kumpirmasyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin muli yung balita kahapon ni Katunying. Ito po yung breaking. Nakakuha po tayo ng kopya. Pinagkatiwala po sa atin ng isa sa mga nakatanggap ng mensahe galing sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo. Ano, pwede ba nating ipakita? Pakita natin yung message ni Pangulong Bongbong Marcos na na-access po natin ngayon lang kay ay, muti ko na masabi. Ito po. In the larger scheme of things, Sara is unimportant, so please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is to improve the lot of all Filipinos. Binasa ko lang po in toto yung teksto, ano? At ito naman po yung pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Good morning. Good morning. Saying that Vice President Sara Duterte in the larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there any effort of the department? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Maliwanag, ha? This is not important. Sana sinabi na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang direkta. Sara is not important. What will happen to the if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for not, for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Okay, yon ang paniniwala ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi makakatulong ito sa buhay ng bawat Pilipino. Pero with due respect, ano? Kasi sa totoo lang, maraming nahihirapang mga Pilipino dahil sa kagagawa ng mga Duterte, in particular ng Vice Presidente ng Pilipinas sa ngayon. Kaya kung matatanggal si Sara Duterte, kung mai-impeach siya, perhaps makakatulong ito sa aking paniniwala sa marami ding mga Pilipino. Anyway, wala tayong magagawa. After all, yan ang kagustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos. But first time akong magdi-disagree sa kagustuhan niya. But it doesn't mean na i-criticize ko siya. Hindi ko po siya i-criticize. Nagdi-disagree lamang ako sa opinion ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kaugnay po nitong si Sara Duterte, mukhang sa salita lang talaga matapang o kaya sa pag-uutos. Pero sa gawa, wala. Bakit? Ang tagal nag-antay ng mga taga-NBI kanina, even ng mainstream media at ibang mga vloggers nandoon. Pero no show itong si Sara Duterte. Ano ang kanyang katwiran? Late daw na in-announce ng House of Representatives yung kanilang cancellation ng hearing. Nasisi pa yung House of Representatives. Ang galing talaga gumawa ng palusot, ano? Pero alam niyo mga tol,
dito ka lang makakakita na parang ang otoridad talaga natin hayag-hayagang binabastos. Aba, sa iba mo gawin yan, hindi pa pwede. Pagka ikaw pinatawag, dapat dumalo ka. Pag hindi ka dumalo, magpo-proceed yung nararapat sa kasong kinakaharap mo. Kaso, hindi pa rin ganun yung nakita natin eh. Binibigyan pa rin ng pagkakataon itong vice presidente dahil valid daw naman yung katwiran, late daw yung announcement ng House of Representatives, kaya na move to December yung supwena. Ang maganda lamang dito mga tol, yung mga kasabwat nitong si Sara Duterte na mga vlogger at kung sino pa, ipapatawag din po ng NBI. Pakinggan po natin ang naging press conference kanina nito pong si Judge Jaime Santiago retired. Ano po? Ang director po ng ating National Bureau of Investigation. Nasa sa kanya po yun eh. Kung gusto niya, mauna, pumunta agad sila dito and find a formal complaint kung sino yung nareklamo nilang tao. Ganun. Unlike this threat to the president, sa kanyang bibig nang galing eh, siya ang nagtitreat. Pero yung nagtitreat sa kanya, hindi natin alam kung sino. Hindi niya sinasabi. Yan namin kailangan ng cooperation ni Vice President. Sabihin niya sa amin kung sino-sino yung mga tao na yun. Meron siyang ebidensya kung sino yun na nagtitreat sa kanya. Yun, iimbestigahan po namin yun. Kami ang initial ano namin yun, usapan kanina after the council left. Nag-usap-usap kami, yun, ang napag-usapan namin yun initially. Meron sigurong nanalo sa pustahan kanina. Kasi sa nanonood sa atin kanina, may naghahamon ng pustahan eh. Sabi niya, pustahan tayo. Hindi dadaluyan si Sara Duterte. Bah, mukhang panalo siya. Kasi hindi talaga dumalo. Late daw ang announcement ng House of Representatives sa pagkansela nila sa hearing nito. Kung wala kang kasalanan, mahirap bang pumunta kahit sabihin mong late? Ang dami-dami yung mga abogado na pwedeng gumawa kung ilang pages man ang gusto nyong maging pagsagot dyan. Eh, hindi naman kailangan ng counter affidavit po eh. Ang kailangan nga lang paglilinaw, presensya lamang ng vice-presidente. Eh, ayaw talagang humarap. Dito makikita natin na talagang walang respeto sa batas itong vice-presidente. Siguro, iniisip niya baka sila pa rin yung nakaupo sa Malacanang o kaya naman iniisip niya na yung problemang ginawa niya ay sa Dabaw lamang na kahit mang agrabyado siya ng tao, malulusutan niya. Kaya muli, nananawagan po tayo sa Korte Suprema. Baka naman pwede pong aksyonan nyo na yung mga disbarment cases na nakasampadyaan po sa inyong pong opisina laban po dito kay Sara Duterte. Yes, ito nga, hanggang ngayon, ang reason ay dahil may ongoing House of Representative Committee on Good Government and Public Accountability na nakaset. Yung pagka-cancel ng House yesterday ay came in late daw. Late na yan na natanggap. So, she is not ready for the invitation. Late ba yung alas 3 ng hapon, mga tol? Imposible naman na hindi niya namumonitor ang nangyayari sa House of Representatives. Pasado alas 3 ng hapon, nag-live streaming ang House of Representatives kahapon. Formally, in-announce nila na hindi po tuloy ang hearing today. Ito po yung kahapon. Ora. Na yung hearing bukas ng Blue Ribbon or the Good Government ay dapat na i-postpone to give way
doon sa pag-appear ni BP Sara sa NBI regarding doon sa subpoena sa kanya. Anong decision po ng chairman? Magandang umaga po sa inyo. Ay hapon po sa inyong lahat. Actually, kaninang umaga po, hindi lang po si Kong Pami ang tumawag sa akin. Hindi rin lang po si Kong Sia. Marami pong mga miyembro. Mr. Lumen, salamat sa pagiging loyal mo sa channel ko. Ha? Balik ka lang lagi, manood ka lang lagi. Ha? Ayoko nang patulan ka kasi matanda ka na eh. Para akong pumapatol kay Mami pag pumatol ako sa iyo eh. Pag senior citizen na, matanda na. Ako, darating din ako sa katandaan. Pero tingin ko, pagka ako'y tumanda ng katulad mo, hindi ako katulad mo na tanga. Nagtumawag po sa akin patungkol po dito sa issue na to. Kaya po kami po kanina ay nagdesisyon na i-postpone yung diba? Committee hearing. Late ba yun? No? Talagang baka naduduwag lang talaga itong si Sara Duterte. Gagawa-gawa ng mali. Baka, alam nyo, paranoid kasi ito, di ba? Sinasabi niya, meron daw threat sa kanya. Baka iniisip niya, pinagpaplanuhan siya. Baka iniisip niya, pagdating niya doon sa NBI, di na siya makalabas, arestuhin na siya. Kasi continuing in nature yung ginawa niya eh. Kung si Ronel Mas nga, di ba? Yung teacher na nagbanta kay Rodrigo Duterte eh. Ilang araw ang nakalipas bago siya na-aresto. Baka ganun ang iniisip niya. Ginawa nila noon, kaya baka gawin sa kanya ngayon. Kaya hindi talaga magpapakita sa NBI. O baka yung pupusta pa dyan, baka manalo ka ulit. Kasi malamang sa susunod na buwan, hindi pa rin dadalo itong si Sara Duterte. NBI investigation. Nagpapasalamat si Attorney Paul Lim na kasama pala yun sa investigation. But then, kayong lahat, alam nyo, lagi akong ini-interview. I have been telling you that that will be included in our investigation. Pero this is a lawyer. Yes. Okay. Any official reply na yung initial sinabi niyo na sino yung for the operation and for the yung sino yung possible suspect yung tekras niya yung governor ho ba kayong sinundin sa lawyer? Yes, sinabi namin sa lawyer na dapat nakipagtulungan sa amin si Vice President para ma-investigahan yung threat naman sa kanyang buhay. Okay. Ilinawin lang natin ano, hindi po naduwag si Pangulong Bongbong Marcos. Mas mahalaga lang sa kanyang paniniwala na hindi makakatulong ang impeachment sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Malinaw po yung dahilan dito eh. Hindi po kaduwagan po ito. Kasi kung kaduwagan po, hindi niya kakasuhan si Sara Duterte. Ito po ang dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero katulad nyo, hindi po ako sumasang-ayon. Make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to the if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for not, for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Yan ang paniniwala ni Pangulo eh. Hindi makakatulong yan sa ikauunlad ng buhay ng bawat Pilipino. Pero siyempre, siguro, mas maalam naman si Pangulong Bongbong Marcos sa atin, kaya niya naiisip yan. Ganun pa man, mawalang galang na sa ating mahal na Pangulo, alam naman ng tao siguro kung gaano ko pinapahalagahan ang pagsuporta ko sa kanya. Pero hindi po ako sumasang-ayon na hindi po dapat i-impeach si Sara Duterte. Kaya magpapatuloy lamang po tayo dito sa ating programa na ipanawagan ang impeachment para kay Sara Duterte sa lalong madaling panahon. Pinaprepare na ngayon. Pinaprepare na yung aming subpoena. Hindi ko matandaan yung mga pangalan.
si Noemi manalo. Top 1, pag ganyan po ba, di siya pumunta sa patawag ng NBI, di po ba pwedeng arestuin agad si Sara Duterte? Actually, hindi na po eh. Kasi lumipas na po yung panahon. Although naka-upload na po yan sa ating social media, yung tinatawag pong hot pursuit, sa aking paniniwala bilang dating pulis, hindi na po pwede pang arestuhin si Sara Duterte. Except kung ang isasampang kaso sa kanya ay yung paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020. Dahil meron pong provision doon na kahit walang warrant of arrest, ang isang tao na nakagawa ng terorismo ayon sa paglabag sa batas na yon, ay pwede pong hulihin ng ating otoridad nang wala pong visa ng warrant of arrest at ikulong sa loob po ng 14 na araw. Other than that, wala na po ako nakikitang legal na basihan para po arestuhin pa nang walang warrant si Sara Duterte. Yan po ay pananaw ko bilang dating pulis at isang criminologist. Ako naman po ay hindi abogado, kaya kung mali po yung paniniwala ko sa kaalaman ng mga abogado, dahil sila talaga ang magaling sa legalidad, eh i-correct na lamang po nila ako. Mostly members of the media. Yung staff po ni the OBP na patulang ko muna tong si Tiburcio, bali dalawa kaming tanga ngayon. Alam mo Tiburcio, dalawa tayong tanga ngayon kasi pinatulan kita eh. Huwag mong sabihin na marami akong kinita kay Sara Duterte. Marami akong kinita sa iyo at sa mga manonood natin. Kasi kayo po yung nagbabayad sa akin, hindi po si Sara. Dahil po kayo'y nanonood, kayo po yung dahilan kung bakit nababayaran ng Facebook at ng YouTube si Sara Duterte. O ngayon, babawiin ko na yung pakikipag-usap ko sa iyo, kaya nag-iisa ka na lang ulit na tanga. Pansamantala lang yung katangahan ko habang kinausap kita. Tuloy tayo sa pakikinig dito. Yes. Yes. Including the may-ari ng platform. Nasabi din naman sa press conference before that she's being either sa self-confessed mastermind. Our probe here is looking at the BP. Para siyang suspect talaga dito. Hindi naman. Kaya nga pinagpapaliwanag natin siya to shed light. Bakit niya nasabi yung bakit siya nakapagbitiw ng salita? Parang ang pagkakadinig ko, para ba siyang talagang suspect dito? Tapos sabi ni Director Director Santiago, hindi naman. Parang ang gulo ah. Kasi sa aking pagkakaalam, sa nakita natin, siya talaga ang suspect. Siya ang prime suspect. Eh, sabi na nga ng Undersecretary ng DOJ, Judge Santiago, self-confessed mastermind. Di ba po? O, tuloy po natin ang pakikinig. Pasensya na po kayo sa audio kasi magulo po yung audio sa source po natin. Na pag ako namatay, kailangan mamatay yung ganun. At sagot sa kanya nung kausap niya, yes ma'am. Di ba? Ganun. Mahaba yung full length ng video. Mahaba yung full length ng video. We have the complete video. Yes. Nagpapasaya lang ako ha. Uulitin ko, tanga ko ulit. Patulan natin ulit si Tiburcio. Dalawa na kami ulit tanga. Sabi ni Tiburcio, masaya ka pag napapansin kita, taga-Canada ka eh. Shoutout sa inyo ni Misty Lumen. Isang taga-Estados Unidos, isang taga-Canada, na sinisira ang gobyerno po ng Pilipinas na wala naman po sila. Dami-dami mong channel, eto na lang natira dahil pinagre-report ko lahat. Patulang ko lang tong tanga para dalawa kaming tanga. Marami talaga akong channel, Tiburcio. Kaso lang, hindi ko ginagamit yung iba. Lahat po ito kumikita. Itong top 1, dahil tamad ako, kumita lamang ng $1,200.
Yung Randy Navaira, dahil tamad ako, kumita lamang ng $300. Yung Top 1 Bravo, dahil hindi ko ginagamit, $4 lang ang kinita. Yung Top 1 Delta, dahil hindi ko ginagamit, kumita lamang ng $2. Anong pinagsasabi mong nawala ang mga channel ko? Meron pa ako mga pages sa Facebook, 6 sila. Pero dinactivate ko ang 4, 2 lang ang natitira. Oh. Okay? Balik to you. Balik to you. Balik to you, tanga. O, ikaw na lang ulit ang tanga. At makikinig na kami dito patuloy kay retired Judge Santiago. We will cross the bridge when we get there. Sir, do you think cause of delay itong another reschedule na to? Or yung paghihingi niya ng reschedule, sir? Ay, hindi naman namin. We are giving her all the benefits of the doubt, all the courtesies, due process. Binibigay natin. Na hindi ibinigay ng Duterte admin sa mga suspect sa panahon ng kanilang pamumuno. Diba? Pinagpapapatay ng walang kalaban-laban. Pero dapat di ako nagsasalita nun kasi naging bahagi ako ng War on Drugs eh. Pagka naaalala ko yung nakaraan, naririnig ko pa rin yung mga tinig. Nakikita ko pa rin yung mga itsura nila eh. Nakalulungkot. Silang wala naman kami magawa. Kami sumusunod lamang sa trabaho. So, tuloy tayo sa pakikinig dito. Paano sir, pag December 11, hindi pa rin siya pumunta, pwede ba siyang mag-reschedule ulit o talagang i-file na po natin yung reklamo? Sa December 11, comes December 11. December 11 pa? Notified siya, for example, at ayaw niya pa rin magpunta. We cannot force her na kung wala pa rin siyang pasabi. Maraming reason eh. Baka naman may reason kung bakit hindi na naman makakarating. Depende po sa reason. Judge, hindi po mawawala ng reason si Pusit. Marami pong dahilan yun. Kaya sigurado yung nanalo sa pustahan kanina na umamin na dyan, ewan po kung totoo yun tol ha. Sabi mo, nanalo ka sa pustahan eh. Balato naman. Hindi yan dadalo sa December 11, Judge. Sinungaling si Sara Duterte. Ang gagawin lang niyan, aabangan na lang marahil yung reklamo sa prosecutor's office at baka doon na lamang mag-delay yung tactics. Kasi naiisip niya, tinetebes daw siya. Napanood niyo ba yung pahayag ni Pusit tungkol doon? Kinukumpara niya yung sarili niya tungkol kay Tebes? Sabagay, baka totoo naman na magkaparehas sila. Di ba? Baka magkaparehas naman talaga sila kaya kinukumpara niya sarili niya kay Tebes. Tuloy tayo rito. Pero pwede ko siya huli ng another reschedule. Hindi natin masabi. We'll cross the bridge when we get there. Isusupin na pa namin? No. We will set the hearing for this, about 12 lang. Sinabi ko na yung 4 of them should appear in my office, in our office, on net. Boy ko, 200 to 500 pesos, tanungin mo yung mga nasa EDSA. Yun daw ang halaga ng bigayan dun eh. Kulis, 4 na naman sa Webes, 4 na naman sa Biyernes. So naipon na namin yun, meron na silang mga statement. So kaya next week, December 11, ay para sa unang sa Vice President naman. Just to be clear about it, when she was done at the... Anyways, isa lang ang nakita natin dito, na duwag si Sara Duterte. Kung hindi siya duwag, dapat hinarap niya yung NBI. Sabi-sabi niya, pupunta ako doon! Tatanungin ko sila!
Pumunta ba siya? Hindi. No, di salita lang, dakdak lang talaga. Pero balik tayo sa usapin ng impeachment. Eto, alamin ko lang ang inyong consensus. Ano, yung sa lobby ninyo, mga tol. Sumasang-ayon ba kayo sa pahayag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Nung kinumpirma niya nga po yung teksto na ipinakita nito pong si Anthony Taberna. Paki-comment niyo naman, mga tol. Sang-ayon po ba kayo sa loobin na ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Kasi baka nabubulagan lang ako sa aking paghahangad na matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte. Good morning. Good morning. Saying that Vice President Sara Duterte larger scheme of things as an importance of both file and impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? But there is effort on your part. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to the if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for not? For what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Okay. Sa nakikita kong kasagutan ninyo, mga tol, mukhang mas marami talaga ang hindi sumasang-ayon. Ano? At siguro, ulitin lang natin yung pagkakataon. Panoorin natin muli yung video naman. Mawalang galang muna muli kay Attorney Rene Bueno kung medyo talagang gamit na gamit ngayon yung inyo pong video dito po sa aking programa. Kasi maganda po yung payo ninyo eh sa publiko at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Indirect na advice po ito mula po sa isang abogado. Ito po eh. Ulitin lamang po natin, ano, i-share natin muli. Ito. It'll be the filing of the... Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros ko, mga kumpanyeras na nakikinig dito sa aking YouTube channel na Bueno Law and Beyond. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay madaling araw ng Biyernes, ika-29 ng buwan ng Nobyembre. Ilang araw na lamang, no? Disyembre na. So, kahapon, no, Webes, ay nakarinig tayo ng isang balita mula sa isang well-known journalist na kung saan sinabi niya na atin daw Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. ay nagpadala ng isang mensahe sa ating mga leader sa House of Representatives na kung saan ito daw po ay nakikiusap na wag nang isampa ang isang impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Huh? So, pag-uusapan natin to sapagkat sa aking pananaw, ito pong pagpigil kung sakasakaling may katotohanan ang balitang pinipigilan ng ating Pangulo ang pagsasampa ng impeachment complaint laban sa isang Vice Presidente who poses a threat to kill the President. De, ganito na lang. Panoorin nyo yung buo kay Attorney Rene Bueno Channel nang maunawaan ninyo kung bakit kinakailangan ma-impeach si Sara Duterte. Pero ganito, gamitin natin ang mismong salita ng ating mahal na Pangulo na kanyang sinabi sa kanyang anak. Siguro natatandaan nyo ito. Naalala ko lamang bigla. Sabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kay Congressman Sandro Marcos, huwag mong patulan. Ito ay kaugnay ng pagsasalita
ni Pusit sa dating Pangulong Marcos Sr. na ito ay kanyang ipapahukay, na ito na ang dating Pangulong Marcos Sr. ay ipapahukay, huhukayin niya at itatapon sa West Philippine Sea. At ang pagbabanta na gigilitan o pupugutan niya ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos. Let's put it this way. Kung ang anak nga hindi sumang-ayon sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos, tayo pa kaya na supporter lamang ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit ko sinabi yon? Dahil hindi sinunod ni Congressman Sandro Marcos ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag mong patulan yan. Ano ang sinabi ni Congressman Sandro Marcos? Basahin po natin ang kanyang naging pahayag noon. Ewan ko lamang kung mahahakot ko pa to pa ilalim. Puntahan natin ha, para hindi nang gagaling po sa akin. Eto. Ulitin ko po. Kung ang sariling anak, dahil sa pagmamahal sa kanyang magulang at sa kanyang lolo, nagawang magsalita dito kay Sara Duterte, ganun din naman siguro tayo. Bilang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, from time to time, sasalungat po tayo sa kagustuhan niya dahil mahalaga sa atin ang buhay ng ating Pangulo, mahalaga sa atin ang kanyang pagsisilbi sa bayan ng may tunay na malasakit, at igit sa lahat, mahalaga sa atin dahil may kanya-kanya po tayong dahilan kung bakit tayo sumuporta sa ating Pangulo. For all this time, sabi ni Sandro Marcos, I have held my tongue out of respect for the Vice President given the mandate she was given and the responsibility which her office holds. However, as a son, I cannot stay silent while she threatens to exhume a former president and behead an incumbent one. Besides, her bizarre temper tantrum has been condemned by a nation horrified from such displays of insensitivity towards the dead and cruelty to the living. Forget that the objects of her derisions are dear to me, but I would also be remiss in my responsibility as an Ilocano representative if I didn't voice out my disdain at the abhorrent comments she so carelessly uttered. I can ascertain that my emotions are shared not only by my kakailan in the north but across the country. For his part, the president had not said anything against her that can be remotely construed even as a mild rebuke against her tirades. He even advised me to withhold my disappointment and refrain from making a statement. You see? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos kay Sandro Marcos, ang kongresista sa 1st District ng Ilocos Norte, huwag kang magsalita. Sinunod ba siya ni Congressman Sandro Marcos? Kita naman natin ang ebidensya. Hindi po. Ganon din naman ang House of Representatives. Nakikiusap lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa House of Representatives na huwag i-impeach. But it doesn't mean na susunod po ang House of Representatives kay Pangulong Bongbong Marcos. At isa sa miyembro nito, si Congressman Sandro Marcos. At ganun din naman tayo, hindi porkit sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay susunod na rin kaagad tayo. Natuto na ako. Nagkamali na ako nung nakaraang halalan. Ibinoto ko si Sara Duterte. Isang malaking pagkakamali. Dahil ngayon, hinahangad ko naman na matanggal siya bilang Vice Presidente. Yun lang po yun, mga tol. But huwag niyo akong ipagkamali. Kailanman hindi ko po titirahin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mahal ko si Pangulo bilang Pangulo ng Pilipinas. Mahal ko siya dahil meron akong personal na dahilan kung bakit ko siya patuloy na sinusuportahan. At alam niyo naman siguro na yan.
Maraming beses ko na pong ikinuwento yan sa ating mga past live streaming. Maraming salamat sa 1,393 watching. Hindi na ako makapag-shoutout mga tol. Pinipigil ko lang talaga ang ubo ko. Makati na talaga. Gandito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.